Julie G, and so I am your beauty bestie. And now, mag-a-update na tayo ng ating Pampar Shots. Ayan, so sobrang tagal na hindi ako nakapag-update, no, sa ating itong Pampar Shots na product siya ng PSPH Beauty. Ayan, so ngayon, i-update ko na kayo kung kamusta yung Pampar Shots sa akin yung nagtitake ako nito. Ayan, so meron akong mga nakbasang mga comment dito sa aking YouTube channel, ayan, sa aking pinost na in-upload na video about kung ano yung lasa ng Pampar Shots, di ba? So doon na-explain ko sa inyo kung ano yung lasa niya talaga. So isa kasi sa mga nagustuhan ko dito yung lasa niya din, dahil nga hindi siya lasang tsaa, hindi siya lasang maano, na pangit yung lasa. So talagang matamis siya masyado. Para sa akin sobrang masyado siyang matamis. Ayan. Na, pero lasa mo talaga yung cranberry. Kasing lasa ng mga nabibili natin ng mga cranberry juice, no? Ayan siya. So yun yung mga isa sa nagustuhan ko dito. Ayan. So may nagtanong dito, ano po yung update? Ayan. Legit ba? Yes po, legit naman po ang ating Pampar Shots. O, makikita nyo po yan kasi, ayan, nakita nyo, may barcode, may talagang, ibig sabihin kapag in-scan mo yan, talagang makikita mo naman na siya ay registered, no? At saka syempre, ako din uminom ako nito, so wala naman po nangyari sa akin nung uminom ako ng Pampar Shots, ayan. And ano po yung effect after uminom? Ayan, so ako kasi hindi naman ako talaga consistent umiinom nito ng Pampar Shots. Kasi minsan sobrang nakakalimutan ko din. At saka isa, sobrang daming trabaho sa work. Ayan, so minsan nakakalimutan ko siyang inumin. Or minsan di talaga nakakainom. Pero okay naman siya. So, yung after mo siyang inumin, no, talagang mapipil mo talaga yung parang wala kang ganang kumain. Pero kung kakain ka naman, makakain ka naman. So, hindi naman talaga totally na walang gana. So, ayun lang, parang mabilis ka lang mabusog. No, ang ginagawa ko kasi pag iniinom siya, hindi ko siya iniinom ng dalawang beses. So, parang isang beses ko lang siya iniinom. At prepare ko minsan, depende, may oras na iniinom ko siya ng bago matulog. Minsan naman, iinumin ko siya after ko mag-exercise sa umaga, kasi nag-exercise din ako. Ayan. Pero konti lang, hindi naman totally workout na workout. So, mga parang 50 minutes, 30 minutes, parang ano lang, stretching, ganun, sumba-sumba, ganyan. So, ayan. So, yung parang hindi ka agad maguguto. Parang hindi ka nag-crave ng mga kung ano-ano na pagkain, no, yun yung ano sa kanya. Tapos yan, effective ba? So parang effective naman, yes po, parang kasi, oh, dito po sa may ano ko, ayan, medyo nag ano naman siya, pero sa chan ko, medyo kailangan ko pa siyang i-workout, no, siguro kapag continuous akong iinom nito, baka talagang yung bilbil ko mawala na talaga. Pero dito, nag-improve naman yung sa my arms, ayan. And tsaka po, ang kagandahan dito, hindi siya yung laxative, no? Hindi siya yung parang matatakot ka na uminom ng gabi kung may lakad ka kinabukasan. Kasi sa akin na, for me, yung effect sa akin, hindi po ako nakakaranas na pagkagising mo ay didiretso ka na agad sa CR o tinatawag ka na CR, ayan, na magsi-CR o magpupup ka. So, hindi siya. So, parang kung ano yung normal na ano, ganun lang siya sa akin. Depende po kasi yan sa iba, no? Pero sa akin, hindi po siya yung nagparang in LBM. No LBM effect siya sa akin. Ayan. So, sa ano naman, may nagtanong, pwede bang hindi malamig? Pwede naman po. Ako kasi minsan din ako natin-try ko malamig. Eh, minsan kasi wala pa akong almusal. Tapos, gusto ko na uminom ng Pampar Shots kasi nag-exercise, diba? Ayoko uminom ng malamig kasi ako po, acidic kasi ako. So, mataas yung hyper-acidic ko. Acidity. So, hindi talaga ako uminom ng malamig sa umaga. So, ang ginagawa ko sa kanya, yung warm water, ay parang yung ano yung nasa
hindi malamig, yung parang tap water, yun, ganun lang yung iniinom ko dito, yung hindi malamig, hindi rin mainit, ganyan. So, yung ano lang na tubig na sa jar natin, ayan. So, ganun lang. Tapos, basta wala akong, sa akin ha, wala akong naramdaman na mga hilo, or para kang sakit na ulo mo, or ano, na masakit yung chan. So, wala po akong ganun. Isa lang yung naramdaman ko dito, nung uminom ako dito, kasi siguro, mataas talaga yung acid ko o as pagiging acidic. So, ang naramdaman ko dito is yung parang mahapdi lang yung sikmura ko. Ayun, ganun lang. Isa sa mga honest review ko dito sa Vampire Shot. Yung parang siguro sobrang acid, diba? Tapos medyo maasim din yung cranberry. Medyo may pagka-acid. Maasim siya. Hindi ba totally maasim? Matamis siya. Kung gusto nga lang juice. Isa kasi ng mga bawal sa mga may acid reflux is yung juice, diba? Kaya nga, gusto kong uminom ng lemon, tagal na-acid talaga ako doon. So, parang ganun din dito. Pero hindi naman all throughout the day. Parang, so pag wasa uminom ako, yan. So, parang after ko mainom yung isang baso, parang after 30 minutes o 15 minutes, maramdaman ko na yung acid. Pero minimal lang naman, hindi naman siya yung sobrang-sobra. Ang ginagawa ko, at saka isa rin naman daw sa recommended sa nag-sell nito, ay kailangan uminom, sundan mo ng tubig. So, parang lagi pa din, araw-araw, o sa loob ng isang araw, tamang tubig na kailangan pa rin natin. So, kung 8 glasses of water, o masigit pa, diba? Dapat nga, recommended nga sa mga babae, diba, sa atin, 2 liters a day. So, parang ganon. Para ma-flush out din yung mga dumi, and also mga toxins, at saka, syempre, mas ano pa yung katawan natin, mas malinis, diba? Ayun. So, yun naman, yun lang. So, sabi ko nga, hindi ko siya consistent iniinom, pero, pag wasa iniinom ko talaga siya, nawawalan ka talaga. Parang hindi naman, parang light na, hindi ka kaagad nagugutom. Ayan. So, ayan po, no, yung ating Vampire Shots Cranberry. Yun po yung honest review ko po dito. Ayan. So, kung magkano, may nagtatanong kung magkano to, actually sa Shopee, ano siya, 450 pesos. Ayan. So, baka ngayon, medyo mura na. Ayan. So, okay. So, and also, ang laman nito ay 15 pieces or 15 packets. Ayan. So, dito naman, once you purchase this, andito naman po yung mga ingredient niya. Andito naman po yung mga instruction, paano mo natin siya iinumin. Ang mga precautions, so bawal po talaga siya sa buntis, ayan, may mga health condition, so make sure na talagang tayo rin po ay nagko-consult muna sa doctor natin, ayan. So, and also, ito yung mga nutrition packs, ayan. And, bukod pa daw sa, na talagang siya nakakaano ng may kakalus ng weight, ganyan, meron din siyang glutathione and also the L-carnitine para po sa atin. Ayan. And also, keto-friendly siya kasi yung sugar, yung may tamis ay nalalasahan dahil yung sa stevia. Alam naman pa rin stevia, di ba? Best siya sa mga nag-keto o mga nagda-diet. So, hindi po siya pampataba. Ayan. So, yun lang po yung aking reviews about this Vampire Shots Cranberry Juice. Ayan. So, thank you so much for watching. Ayan. And also, thank you so much sa mga tanong ninyo. Talagang natutuwa din po ako sa inyo. Ayan.